Ika-26 ng Enero, Sabado, ang paggunita kay San Timoteo at San Tito, mga obispo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagka-uwi ni Jesus na kasama ang kanyang mga alagad, nagsidating ang mga tao kaya't hindi na sila nakakain. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kamag-anak, lumabas sila para hulihin siya. Sinasabi nga nilang nababaliw siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nababaliw siya. Umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagsimulang mangaral at magpagaling ng mga may sakit. Ngunit hindi siya nauunawaan ng kanyang mga kamag-anak o ng taong bayan. Bukod pa rito, ang mga dalubhasa sa batas mula Jerusalem ay nag-aakusa na nagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, ang pinuno ng demonyo. Sinabi ni Jesus na mula sa Diyos at utos ng kanyang ama ang kanyang ginagawa. Buo ang loob ni Jesus na ipatupad ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos Ama. Mahirap maging propeta sa sariling bayan, gayon din ang nangyari kay San Francisco ng Assisi nang magbagong buhay siya. Ipinamigay niya ang kanyang mga damit at paninda sa kanyang amang si Pietro Bernardone na nagsumbong naman sa obispo upang pilitin si Francisco na ibalik ang mga bagay na kanyang ipinamigay sa mga dukha. Sa isipan ng kanyang ama, nababaliw na si Francisco. Pagsasagawa, maraming mga tagasunod ni Kristo ang itinuturing na baliw o mangmang, ngunit ang kamangmangan ng Diyos ay mas higit kaysa sa kaalaman ng tao.